apektado ang operasyon ng tatlong kumpanya na pinapahiya raw ang mga kliyente nilang hindi nakakapagbayad sa online pautang. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Armado ng search warrant, pinasok ng NBI Cybercrime Division ang gusali na ito sa Pasig City. Pagdating sa fourth floor, bumungad ang mas marami pang empleyado na nasa kanilang mga personal computer. Huli sa akto habang abala sa kanilang online pautang ang hindi bababa sa 100 empleyado. Nire-recruit pa rin ako ng former boss ko doon sa trabaho na yon about credit cards. Basta, sabi ko, tempting, but I'm a Christian now. Topic natin tungkol kay ano Michael Machate. Tungkol sa bastos na anak. Huubaran natin ngayon si ano si Michael Machate. Makikita natin ang itlog nito kung batik-batik nga ba. De joke lang 'yan, joke lang 'yan. Maganda tong paksa natin. Una ganito ano, pinanood ko yung content. Sinilip ko, alam mo kapag ano, pasilip-silip lang naman ako eh, na totally pinanonood ko ng po. Makikita naman ninyo dito, at tulad niya, no, sumisilip-silip lang ako, ayan. Ito, pindot-pindot lang din. Tapos, ito, hindi ko pa napanood. So, nakikita naman ninyo na hindi ko talaga pinanonood itong, ayan, medyo ito, medyo sinilip ko lang. Hindi ko ito matandaan eh, hindi ko matandaan na itong mga pinagpapanood ko. So, ganito. Meron akong nasilip na video ni Michael Machate na ang sabi niya, kumusta na raw si Kuya Rodel? Yan ka na naman ha, Machate eh, yan ka na naman eh. Kumusta na raw si Kuya natin kung masarap? Ma'am Christine, shout out sa'yo. Punta ako sa ano mo ha, minsan daanan ko yan pag napunta ako ng Dasmariñas. Siguro makikita ko naman sa Waze yung ano mo, yung restaurant mo. Ngayon, tinitignan ko yung profile mo ano. May nakita ako na post mo eh. Pumukaw sa akin ano, atensyon. No, itong tungkol sa magulang. Pakinggan natin sandali. Puluhan. Kahit sinasabi natin na hindi naman obligasyon ng mga anak ang magulang. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon, honor. Ayan. Siguro sa ibang araw no, i-ano ko to, i-content ko to. Pero alam mo kung ano nakapukaw ng aking atensyon? Itong caption mo oh. Ay, i-honor naman po.
eh matigas lang po ulo niya. Ricardo Machate. Machate rin ano? Sino yung Ma'am Christine, tanong ko lang, sino yung matigas ang ulo sa magulang? Yan bang Ricardo Machate? Tanong lang yon. kung halimbawa na siya, kung halimbawa, it runs on the blood. Dahil ang topic ko ngayon, Ma'am Christine, shout out ulit sa iyo, Ma'am Christine. Ang topic ko ngayon ay si kamatisanalysisunit. Ma'am, makinig po kayo ha. Gusto nyo itag ko kayo para meron kayong reference. No? Di bali, nililipat ko naman na sa Facebook yung mga content ko. Isasama ko na tong content ko kay ano, kay brother Michael Machate. No? Siguro itatag ko na rin sa iyo. Pati ito siguro para ma-review mo. Para makita mo kung gaano kabastos itong kapatid mo. Kapatid mo po ba to? Shout out po sa iyo kasi shout out niya rin yung kapatid ko eh. So ito, umpisa na natin. Ah, medyo mahaba-haba ito. Brad Michael, alam ko, sasagot ka rito eh. Unang-una, ano, dito tayo mag-umpisa nung in-endorse ni, sa mga hindi nakakakilala kay Brad Michael, ano, Michael Machate, sa hindi nakakakilala sa kanya, papakilala ko muna ito. Ngayon, if ever na hindi naman kayo interested dito kay Michael Machate, next video na lang po kayo. Kasi ito, itong video na ito ay hindi ito intended para sa mga kabatas at sa mga garapata ni Brad Michael. Hindi para sa kanila to. Para to sa mga tao na gustong makilala si Kamatis Analysis Unit. Yung mga nakadebate niya about religion. Kasi religious guy ito eh. Mahilig ito sa Bible. Mahilig ito mag-preach ng Bible. No? Kaya dito huhubaran natin sa mga pastor niya o sa mga employer. Magandang umaga sa inyo. Shoutout sa inyo. So hindi ko target dito ang mga kabatas. Ang mga friends of kayo, mga garapata, hindi ito para sa inyo. So next video na lang po kayo. So ito, sino ba si Kayo? Paano ba siya nagsimula? Pakinggan natin ito ha. Meron akong i-endorse sa inyo. Kasi hindi ko naman talaga lahat matututukan dito sa internet. Tandaan nyo guys ha, matagal na akong nag-vlog patungkol kay attylibayan. So si attylibayan talaga ang topic ko. Pero itong si Kayo, kung makikita ninyo guys, religion ang topic nito. Eh makikita nyo ngayon, ako na ang topic ko, dahil puro mukha ako makikita ninyo dyan. Pero mamaya pa tayo dyan. Dito, puro religion at si Nico David ang topic na ito eh. Mga debate-debate, mga sa atheist. Kaya nga Kamatis Analysis Unit yan eh. Hindi ko lang alam kung ano ang ano eh. Hindi ko lang alam, ba't ano na ito? Check ko lang ha. Ba't parang nag-iba na siya ng nagbura? Hindi ko lang alam kung nagbura ha. Kasi maraming nawala eh. Daily dose of Nico David. Ala, saan ba ako? Anong napuntahan ko ba to? Ba't puro Nico David to? Nasa live ba ako? Nasa live naman ako. Ah, baka nandito sa videos. Check ko sa videos ha. Ah, ito. Matagal na ang content niya ay religion. Ayan. Puro mga religion yung content niya. Ba to? TikTok. Tambay discussion. Requested topics, 5 tips for Christian to have productive discussion with atheists. So nakita ninyo, religion ang content netong si Kamatis Analysis. So tuloy natin ito, tuloy natin ito. Meron akong i-endorse sa inyo. Kasi hindi ko naman talaga lahat matututukan dito sa internet. Ano? Meron ho akong nakita at na-suggest po sa akin ito. No? Na-suggest sa akin ito. Tandaan nyo guys, ang subscriber na ito more or less sa 1,000 or 2,000. Netong time na ito ha, nung hindi pa siya ini-endorse ni attylibayan. Yung pangalan nung kanyang YouTube channel, no? Kamatis Analysis Unit. Ayan, kita ninyo ha, Kamatis Analysis Unit. Itong mic ko ha. With that kind of environment, may long-term negative effects yun sa buhay. Like, yung moral compass mo will misfire. You don't know what's right and what's wrong. Kasi yung line between right and wrong, good and evil, is erased. So ganun ako lumaki. I was asking myself. So ganun daw siya lumaki. Hindi ko kasi masyadong narinig dahil ano yung mic ko. Pero sa tingin ko is about lies, ano? Sa invite, tulad nga nung unang basi, yung sinasabi kong basihan, sinabi na niya yun dun eh,
na lumaki siya sa environment ng lies. So dito tuloy natin. How is it possible na God is real na sinasabi sa akin ng parents ko, at the same time they're teaching me how to lie? Yan. Paano raw masasabi? Ay, ano nga natin? Balik natin. How is it possible na God is real na sinasabi sa akin ng parents ko, na tinuro daw sa kanya or sinasabi sa kanya ng nanay niya na totoo ang Diyos? At the same time, they're teaching me how to lie. At the same time, habang tinuturo ng nanay niya sa kanya na totoo ang Diyos, mayroon Diyos, tinuturuan din daw siya magsinungaling. Alin ang pagsisinungaling doon? Yung totoo ang Diyos, yung may Diyos. So nakita na ninyo, ano, bakit mo ilalabas yung ganun kasiraan ng nanay mo? Gayon ikaw naman pala ang may problema. Pero dito ina-expose niya ang nanay niya, ano? Usapan nanay ito. Bakit usapan nanay? Siya ang naglabas eh. Siya ang naglabas, hindi ako. Huwag yung isi-isi sa akin na dinadamay mo nanay. Hindi, framework kasi siya. Gutom sa views. Bibigyan natin ng views yung nanay niya. Siya. Kasi kinontent niya eh. So huwag kayo magalit sa akin. Ha? Siya ang nag-umpisa, hindi ako. Tandaan niyo ha, sa lahat ng bagay siya ang nag-umpisa. Sumasagot lang ako. Tuloy. Noong 2015, isa ito sa mga major na nangyari sa buhay ko. Frustrated, ano pala ito, ano? Artista. Talagang, alam, fame war. Yung meron kayong time na you want to please your parents, kasi lumayas kami sa kanila ng maaga kami. Maaga kami lumayas, tanan kami. Dahil din sa kanila. Oh, sinisi pa yung nanay niya sa pagtatanan nila. Siguro, based sa kwento niya, no, tutol ang mama niya na mag-asawa siya or kung ano man. Kaya ang ginawa nila, nagtanan sila. Hindi po kasalanan na magulang yon. Karamihan sa napapariwara, yung mga nagtatanan. Yun ang... Ina-expose mo ang baho ng pamilya mo. Ano? Kayo! Ina-expose mo ang baho ng pamilya mo. Sige, gusto mong i-expose? Total framework ka? Expose natin! So ngayon, noong 2015, tinutulungan ko yung magulang ko doon sa business nila. Kasi gusto mo yung... You want them to be proud. Tumutulong siya sa business ng magulang niya. Hindi lang magulang mo ang mayroon business. Marami rin, kahit sa mga subscriber mo eh, na tumutulong ka dahil gusto mo na maging proud sa'yo? May exchange company dun sa China. China sila naka-base. Doon mong papadala yung pera. And then, papalitan niya ng, ano, ng Liberty Reserve Currency. And then, yung Liberty Reserve Currency, anonymous na yun eh. So, ngayon, yung gagamitin mong account na yun, isi-send mo sa sarili mo, no? Kasi ako rin may hawak eh. May identity theft na nga nangyari. So, combine siya. Kirombine ko siya. Ganto, isa sa mga ginamitan ko niyan. Okay, so ganto. Combine. Bigyan ko kayo ng idea ha. Sa dati kong ginagawa. Dati. Okay. So, nakakuha ka sa database, right?
merong website na nagkikip ng last 4 digit na social security number, and then credit cards, date of birth, lahat yan, nakakuha mo yan. Okay, ngayon ang issue mo ngayon, paano mo ilalabas yung pera? Sa kanyang tinitirhang kondominium, agad siyang hinuli ng anti-cybercrime group ng Kamkrame. Wala siyang kamalay-malay na mga pulis na pala ang nag-deliver sa kanya ng in-order niyang cellphone gamit ang credit card ng nabiktima niya. Ayon sa biktima si alias Linda, una siyang nag-inquire ng gadget sa isang chat group. Pero legit naman po yung group, tas bigla pong may nag-PM sa akin na ayun nga, available daw yung tinatanong kong order. Matapos hingin ang detalye ng credit card ni Linda, buong akala niya ay i-deliver na sa kanya ang biniling gadget. Basta, sabi ko, tempting, but I'm a Christian now. 2022 yun, after mamatay ang mami ko. Naman ang ano ni Kayo eh, fame warrior si Kayo, gusto niya palagi siyang sikat. Paano kasi sikat doon? Nangahak ka. Okay. Tumitira ka ng mga credit cards. Okay? Nag-social engineering ka. Okay? Combined. Kaya sinabi ko sa mga live stream ko na doon ako na-force nung nalaman ko na yung may skill na ako ng SQL injection, yung method na yun, kailangan ko ngayon ng social engineering. Why? Because it's easier. It's easier to ask those people na nakuha mo sa database yung information nila. It's easier to ask the information from them kaysa maglaan ako ng time sa pagde-decrypt ng mga ano na, 'di ba, may sa phishing? Hindi phishing. Phishing. Imbis na isda, personal information ang binibingwit at ginagamit sa mali. Phishing ang tinatawag sa maraming modus operandi para kunin ang inyong personal information. Pangalan, username at passwords, bank account at credit card details, CVV code, PIN numbers, OOTPs, at magamit sa financial scam. Mukhang legit ang kausap at binigyan ng info, pero yung pala, scammer. At
Ayan. Lalaki na wala na mahigit 50,000 dahil sa credit card scam. Ah, ito. Credit card scammer. Credit card scammer. So makikita ninyo, sa news talaga may mga nakukulong dahil sa pang-i-scam ng credit card. Ang dami niyan. Mainit po kasi ang ano ang batas natin patungkol diyan. Dahil alam ko meron silang tie-up pagdating sa bangko dahil kakaibang pandurugas 'yan. Yung bang tipong tawag mo kay Rapid Tulfo is criminal pero ikaw pala ang criminal hayop kang bandboy bantot. Teaser lang to, by boy bantot ha, teaser lang to, hindi ito ang kabuuan. So tuloy natin. Bakit number 1? Tandaan niyo ha, iba yung nangi-scam ka ng credit card. Iba yung gumamit ka ng fingerprint para mabasa mo yung message ng asawa mo. Yung ano? Pakinggan nyo ito ha, pakinggan nyo ha. Di ba kinontent ni Atty. Libayan si Sad Boy tsaka si Rapid Tulfo? At si Rapid Tulfo tumawa. Yun yung reaction ni Rapid Tulfo na ang sabi ni Atty. Libayan eh, hindi daw dapat kasi pang-i-scam daw yun. Pagkukonsente daw yun ng illegal. Ano ba yung ano ko rito? Mga kapatid natin. Ayan. Pagkukonsente daw yan ng illegal. Ito. Sabi dito, yung illegal din ang ginagawa mo tapos proud pa si Rapid Tulfo in action. Kaya nga nakikita nyo ang title ko rito, Proud Lawyer. So alam na ninyo kung bakit may proud lawyer dyan. Kasi imagine ninyo, itong si Sad Boy, ito si Boy Bantot. Tapos si Rapid Tulfo, ito si Atty. Libayan. No? Is imagine ninyo, sa kaliwa si Boy Bantot, si at sa kanan si Tambaluslos, si Tambaluslos, si Atty. Libayan. O tuloy. Well, dati kasi na-scam ako dati sa mga hanap. Dati kasi sabi ni Boy Bantot, na-scam ako ng credit card. Tuloy. Dati wala akong interest sa hacking eh. In-scam ako. No, in-scam ako in the sense of credit cards. In-scam ako credit card. Sino ang in-scam? Si Boy Bantot. Tuloy. Kasi may access ako sa credit cards eh. May access daw siya sa credit card. Hindi ko alam kung kaninong credit card yung access mo eh, no? Yung credit card mo ba? Pwede, yung credit card mo. Pero ano yung credit card ni Boy Bantot? So ngayon, in-scam ako sa credit card. Well, nakaw din naman yung credit card. Nakaw din yung credit card niya. So dito, Boy Bantot, gumagamit ka ng nakaw na credit card. NBI is waving. At ulitin ko, Boy Bantot ha, labas ako dito. Kung ano man, mali mo, walang mangyari. Okay, labas ako dito. Kung may mangyari, na-meet mo si Peryong at Dagul, labas din ako dyan. Or halimbawa, halimbawa lang, hypothetical lang to, pinatawag ka sa Senado ni Rapid Tulfo in action. Tapos tinanong ka niya, oy Boy Bantot, totoo ba na tinawag mo akong kriminal? Ano sasagot mo? Handa po akong makulong ayon sa katotohanan, para lang sa katotohanan. O, tuloy natin. Anong ginawa ni Atty. Libayan? Tumawa din eh. Tumawa din Atty. Libayan, proud lawyer. Bakit hindi mo sinaway si Boy Bantot? Dapat sinabi mo, bawal yan. Dapat yun ang sinabi mo, Atty. Libayan. Bawal yan. So, proud ka pa? Okay lang din naman. Okay lang din naman, sabi ni Boy Bantot. Kasi hindi naman daw kanya yung credit card eh. Ang tanong, sino nag-hack nun? Mamaya malalaman nyo. So ngayon, sabi ko, sinasabi, pinag-usapan nila to, tungkol dito, pero totoo ba? Nangyayari ba talaga to? Well, hindi ko lang babanggitin yung companies. No? Hindi lang daw niya babanggitin yung company. Banggitin muna. Ilaglag muna. Ilaglag muna. Sabay tago. Hindi, ito, pera biro ah. Hindi biro ito, guys. Delikado yung ginawa dito ni Kayo. Tandaan nyo, malaking pera ang involved dito. Bakit malaking pera ang involved? Ayon na rin sa tutorial ni Kayo. Antayin nyo yung content ko dyan. May content ako dyan. Ayon sa tutorial ni Kayo, pinadadala pa sa China. Para mag-money laundering ka, hindi ito daan-daan libo. Million-million ito. Money laundering yung ginawa mo. Nagturo ka ng hacking. Ang problema, dalawa na ituro mo. Scamming, hindi hacking ha. Scamming at saka money laundering. Tandaan nyo guys, teaser pa lang itong content ko na ito. Teaser pa lang ito. Tuloy. So, baka makasuhan ako. No,
Kayo, delikado yan. Hindi ka lang hindi ka kakasuhan ng mga inilaglag mo. Delikado ka dyan. Guys, delikado po si Kayo dyan. Malaking kumpanya na mga illegalista ang kanyang binangga dito. Ay, ba't ba yan? Huwag yan. Ayan. Ay, huwag yan. Grabe. Huwag yan. Malaking kumpanya na mga illegalista ang binangga ni Kayo dito. Pwede niyang i-deny yan. Ay, hindi, hearsay lang yun sa akin. Kung hearsay yan, Kayo, huwag mo sa amin ipaliwanag. Huwag mo sa amin ipaliwanag. Doon sa proper forum mo ipaliwanag yan. Kasi wala naman akong pakialam kay hearsay yan, o hindi. Kinocontent ko lang based sa sinabi mo. Ha? Pakinggan nyo pala. Tuloy natin. Pero dati pa naman yon. O dati pa raw yon. Para mong sinabi na pinatay ko yung kaibigan ko dati, pero ngayon nagsisi na ako. Dati pa naman yon. So ligtas ako sa kasalanan. Kasi dati pa yun eh. Nagbago na ako. Ang tanga talaga nito. Tapos tawag sa akin bobong kriminal. Alam mo may sige, sa ibang araw yon. Hindi pa ako Kristiyano. Kasi nga hindi pa raw siya Kristiyano yon. Bakit? Kung Kristiyano ka na kuno. Ha? Kuno. Ha? Kung Kristiyano po na kuno, hindi ka na ba liable dun sa krimen na ginawa mo noon? Ha? Ay, hindi naman. Hindi ko naman sinabi dito na ako nag-hack. Hindi ko naman sinabi. Ha? Wait! There's more! Tuloy. Sa'yo, kasi ito. Tama si attylibayan, ha? Tatawa-tawa lang dito. Dapat attorney, yan ang kinontent mo. Dahil ito, credit card is coming yan. Hindi yan yung sad boy na kinontent mo. Ba, oo naman. O ganito, isa sa mga ginamitan ko niyan. Okay, so ganito. Combine. Bigyan ko kayo ng idea, ha? So dati kong ginagawa, ha? Dati. Okay, so nakakuha ka sa database, right? Merong website na nagkikip ng last 4-digit na social security number. And then credit cards. Dito, birth. Lahat yan. Nakakuha mo yan. Okay, ngayon ang issue mo ngayon, paano mo ilalabas yung pera? Imbis na isda, personal information ang binibingwit at ginagamit sa mali. Phishing ang tinatawa sa maraming modus operandi para kunin ang inyong personal information. Pangalan, username at passwords, bank account at credit card details, CVV code, PIN numbers, OOTPs, at magamit sa financial scam. Mukhang legit. Pero ngayon, pag-usapan natin. Michael Machate, di ba paulit-ulit mong sinasabi na loyal ka sa truth? At part ng pagko-confess mo at ng testimony mo ay part yun ng pagsasabi ng truth. Now, pag-usapan natin ngayon yung pag-hack mo ng credit card. Okay, sige, pakinggan muna natin kung paano naging manager si Michael Machate. Kaya ako naging manager sa isa sa mga trabaho ko is because of it. Okay, I extract the information of people sa websites. Okay? Yun yung naging trabaho ko. At naging trabaho ko yun dahil na-recruit ako ng boss ko. Phishing? Hindi phishing. Phishing. Imbis na isda, personal information ang binibingwit at ginagamit sa mali. Phishing ang tinatawa sa maraming modus operandi para kunin ang inyong personal information. Pangalan, username at passwords, bank account at credit card details, CVV code, PIN numbers, OOTPs, at magamit sa financial scam. Saan nga raw ulit sila nagkakilala? Sa Hacker's Lounge. Masama talagang hinahamon itong si Michael Machate. Dahil kailangan niyang patunayan na magaling siya at kahit illegal na ang papasukin niya, gagawin niya, may mapatunayan lang siya. Yun yung isa sa mga bagay. Actually, nare-recruit pa rin ako ng boss ko like last year. Eh sabi ko, sorry, Christian now. I'm a Christian now. Yeah. Bro, may mare-refer ka bang iba? Sabi ko, I'm a Christian now. Rico. Ang sarap ng tawa mo, Michael, ah. Nire-recruit ka pa rin last year? Hindi ba dapat ang sagot mo, salamat, kung legal at well-respected yung boss mo? Pero bakit ang sagot mo, I'm a Christian now? Ibig sabihin ba na yung job offer ay masama at illegal at hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano?
Michael, napapatunong tuloy kami. Kung yung boss mo ba ay may illegal na ginagawa at nagre-recruit pa rin last year lang, at alam niya na may kakilala ka rin na marunong maglinis ng pera? Diba ang isa sa ginagawa mo noon ay naglilinis ng pera? Sige nga, pakinggan nga ulit natin ang sinabi mo. Kasi, yun sa mga ginagawa ko dati is naglilinis ako ng pera, no? Na pinadadaan ko ng China. Eto! Bro, may marirefer ka bang iba? Sabi ko, I'm a Christian now. At isa pang tanong, bakit hindi mo ma-refer? Bakit? Dahil ba illegal? So, ibig sabihin, may mga kakilala ka pa pero ayaw mo nang maki-involve sa mga mali at illegal nilang ginagawa. Sino kaya yung boss mo, Michael? Baka nakikinig ngayon ng NBI. Hindi ba loyal ka sa truth? Kung maimbitahan ka kaya nila, kaya mo bang sabihin ang mga dati mong ginagawa? At kaya mo bang ituro ang boss mo? Di ba Christian ka na? So, hindi mo dapat tinotolerate ang pagnanakaw sa mga kababayan natin at hindi mo dapat tinotolerate ang money laundering. Pakinggan nga ulit natin. Kasi, yun sa mga ginagawa ko dati is naglilinis ako ng pera, no? Na pinadadaan ko ng China. Eto! Michael, tandaan mo, walang pumilit sa iyo na sabihin ang nakaraan mo at ang mga dating illegal mong ginagawa. You proudly confess it in public as part ng pagiging loyal mo sa truth. Handa ka bang pagbayaran ang ginawa mong paglabag sa batas as part ng tunay na pagsisisi at part ng pagiging loyal mo sa truth? There's more. Let's continue. Yun sa mga ginagawa ko dati is naglilinis ako ng pera, no? Na pinadadaan ko ng China. Eto! Kung sino yung mga hackers noong 2008 to 2011. Yan. Alam nyo to. VIP 72. Liberty Reserve. 2008 to 2011, Michael. Madami ka bang nalinis na pera during those years? Pag-usapan natin itong VIP 72 na binabanggit niya. Did you know in August 2021, the VIP 72 website just disappeared? It is still unclear what happened to the VIP 72 website, but the most popular opinion regarding what happened to VIP72.com remains that the domain was finally seized by a law enforcement organization to curb cybercrime. And then, yung Liberty Reserve, tinake down niya ng FBI at may pera ako dun dati, naiinis ako dahil nadama yung pera ko. Search ka natin, Liberty Reserve. At ang Liberty Reserve na sinabi niya na tinira ng FBI. Dahil noong May 2013, Liberty Reserve was shut down by United States Federal Prosecution under Patriotic Act after an investigation by authorities across 17 countries. Why? Because Liberty Reserve became one of the principal money transmitting services used by cyber criminals around the world. Ang tanong ko, Michael, bakit ka nagkapera sa Liberty Reserve? At bakit hindi mo na kinuha kung alam mong sa iyo naman talaga ang pera? O baka naman natakot ka ng kuhanin dahil alam mo na, nakaw, nilinis mo lang yung pera.